Hello and what's up mga ka-idol, mga ka-hairstyle dyan, Karan TV Hairstyle, kamusta na kayong lahat dyan? So, this video guys ay gagawin kong itong talambuhay ba talaga? So, gusto ko lang guys mag-share ng regarding sa aking work, then doon sa mga gusto at willing matuto sa kanilang pangarap bilang hairstylist, barbero, o ano man tawag dyan, maging hairdresser. Ito nga guys, ikukwento ko lang sa inyo ang aking first na ginagawa dati na hindi pa ako since high school naman ako nagpo-practice ng ano, pero hindi naman totally na magaling ako nung high school pa. So guys, kung meron kayong tawag dito, kung meron kayong yung talent, ilalabas niyo yan, huwag niyo ikakahiya. Kung meron kayong potential na kung tatanungin yung mga hairstyle kung ano yung mga ginagawa ko dati. So, noon since high school kami, nagkupit-kupitan lang naman, pero hindi naman totally seryoso. So, yung time na yon kung hindi ka makapag-gupit ng yung hair, huwag ka ng teacher. So, kami nagkupitan ng mga tropa. So, ngayon yung mga hairstyle, noong time na yon na hindi naman yun talaga ang pangarap ko magiging hairstylist o magiging hairdresser. So, wala sa ano ko yun mga hairstyle. Yun ang meron na ako mga hairstyle, yung tinatawag na deserving. Ayan, pag may ugali kang deserving, napakalaking bagay niyan sa inyo. Yung isang pagiging deserving sa buhay. Kung anong trabaho mo meron ka ngayon, bigyan mo ng importansya, bigyan mo ng halaga. Dahil yan ay tutulong sa'yo. So, ako kasi masipag din kasi ako dati. Kahit anong trabaho, wala akong pinipili. So, nag-decide ako, lahat ng work ay pinagdaanan ko, lahat ng hirap ng work sa bukid, napagdaanan ko mga work sa bukid, mag-harvest, lahat yan, naranasan ko habang nag-aaral ako, work ko yan. So, yun mga ka-hairstyle at naging ganun yung buhay ko sa pagiging, hindi pa ako nagiging hairstylist, lahat ng work sa bukid, yan, nung pumunta na ako ng Manila, nag-work din ako sa una-una pala nag-work din ako na nagbubuhat din ako ng mga bigas, bigasan, rice mill, nakakaranas din ako ng ganyan trabaho. So, tapos, yun naranas ko lahat yan, then pupunta ko na Manila ay nagiging boy ako sa Baclaran, yan mga kaysa. Kung sinong pamilya sa Baclaran, naghihila ng karateriya. Hindi pa ako gano'n, hindi pa ako, since 2011, parang ganun, naghihila na akong karateriya sa Baclaran. Magkano lang yung araw ko nun mga hairstyle ay 120 yung araw ko dun. So, hindi talaga sapat yun mga hairstyle. So, hindi pa rin ako sumusuko mga hairstyle sa aking gustong hahanapin. So, totally nga hairstyle, hindi ko naman totally na ginso yung mga ganung ano, pero yun nga mga hairstyle, wala ka rin magagawa kung talagang yun ang naging kapalaran mo. So hindi rin ako nag-stay kasi hindi nakakabuhay ng pamilya. So yung mga hairstyle ay ang technique ko lang nung time na yun ay nag-apply ako sa mga factory workers, mga ganun. So ganun din, every 3 months to 5 months meron ka rin 5 months or 6 months ba yun, yung magre-renew ka na o mag-endo ka naman sa iyong trabaho. So ngayon mga hairstyle ay may isang kaibigan ako na barbero, kakilala namin, na niyayaan ako na mag-training sa salon. So ang sagot ko, ayaw ko dyan, baka maging bakla ako. So yun, sabi nung yung asawa ng girlfriend niya or naging asawa niya ba yun, sige lang, sabi niya sa akin, pupuntahan mo na lang sa baka gusto mo, nasa sayo na yan kung magpapakla ka, yung sabi sa akin. So yun, nagpunta ako na sa salon na pinapasukan ng kaibigan ko. So dami rin palang lalaki doon, lalaki ng mga katawan, macho. Then, naingganyo na ako doon sa salon. Then, nagugupit sila, ang ganda ng mga forma, mga matres sila. So yung mga hairstyle at long story na. So yung ginagawa ko nung time na yun ay, sige, nag-training ako. Magkano lang yung araw ko? 100 lang. 100 lang yung training, yung allowance araw-araw. Kasi nag-endo na ako sa mga trabaho ko. Ayaw ko nang pumasok kasi nakakapagod, nakakagal dun sa trabaho ko dati. Sa factory worker, paggawa ng macaroni, paggawa ng naging messenger, lahat yan, pinasukan ko naman kaya sa pagiging factory worker. So, hindi pa rin ako sumuko. So, nung nag-training ako mga hairstyle ay one month at ayon training ko, pero mga hairstyle at nagsimula ako ng salon ay
isa akong taga-shampoo lang. Taga-shampoo lang ng buhok. Ayan, taga-walis din. Diyan ako nag-umpisa. So, nagiging junior stylist mo na ako, Ersan. Nag-walis-walis. So, kailangan mo magiging deserving. Deserving ka dapat sa mga nanonood ka, sa mga ginagawa nila. Tingnan mo, utos-utusan lang ako. Muntik na ako makasaksak ng kaibigan kong baklaanan kasi kalaya mo yung pinapaplansya ako ng buhok. Eh, pagod na pagod ako. Tapos, kulot na kulot yung buhok ng client namin. Tapos ngayon, payosi-yosi sa labas ng ganyan. Tapos pagdating niya sa loob, pabanlawin na naman sa akin, di ba? Nakakapasma yun, sobra. Doon, tinatatako sa isip ko nung time na yun na balang araw magiging ganap din akong hairstylist o magiging, yun, magiging hairstylist talaga. So, nung time na yun mga kaersal, ay hindi ko na-expect na ganyan na nakatatak sa isip ko yung ganun na kataga-shampoo ako. So, naging makulit nga ako mga kaersal, maging makulit ako. So, lahat ng yun ay sa kakulitan ko, sa after iniisa-isa kong style ko mga kaersal, ang una kong gagawin, ito yung una kong gagawin dyan ay una muna, isa-isahin mo muna at gupit ko ano yung klaseng gupit, yan. Pag nakuha mo yung isang gupit na yun, technique ko dyan, next step na naman ako, kunyari undercut, barbers. Kaya kung hindi ko makuha yung isang yan, hindi ko muna titigilan kung saan ako nagiging barbers. Lahat ng style dyan, iniisa-isa ko. Tapos color, nagiging riband, sa mga hair makeup, yan, nag-aaral din ako ng ganyan. So, hindi pa ako nag-aaral yun mga kersal sa testa. So, late din ako nag-aaral ng testa dahil kumukuha ako ng license. Or, nagtataka yung teacher ko bakit magaling din ako magawak ng mga gunting. Although lahat ng mga classmate ko, pag may mga model sila sa akin sila nagpaparitas. So, yun mga kersal. Doon time na yun, nagkaroon ako ng ano, nag-work na rin ako noon sa SM Olavisia. So, nag-aaral ako ng testa din. Tapos ko nag-aaral, ang pasok ko 7 ng morning, then pasok ko ng work is 1 yan to 10, nag-ano ko yan. Yun ang ano ko, sa 3 months ako dun sa testa, so yun, may nakakatulong din sa testa. Ay, may mga additional din matutunan, manicure pedicure, ginawa ko dun. Sabi nung teacher sa amin, kasama dito yung manicure and pedicure. So nag-iisang lalaki lang ko dun sa Moroccan gay kasi makasama ko sa babae. Nung last na tinatanong yung ako kasi akala nila gay rin ako no, sabi ko lang lalaki ako kasi nagtataka sila, nagiging yun ang kinuha kong sa testa. So yun ang kaya style, at kung willing kayong matuto sa inyong mga ginagawa ngayon, huwag kayong susuko. Kung nagkamali kayo sa mga ginagawa nyo, huwag nyo masadong damdamin nyo, pero next time gawin yung learn sa inyong buhay, gawin yung inspiration yun na next time hindi na maulit ko ng ganitong nangyayari. Although mga kerstyle, hindi tayo perfect sa lahat ng mga gawain natin. Hindi nyo kailangan magiging perfecto sa inyong sarili. So gusto ko lang i-share itong naranasan ko sa pagiging hairdresser. Although hindi naging madali lahat. Lahat yun, mga struggles, mga trials sa inyo, maranasan nyo. Pero mga kerstyle, mas maganda rin yung maraming trials. Alam nyo kung bakit. Kung more on marami kang trials, marami ka ding natutunan, at din pag ang pagkakamali na yun ay dapat hindi mo na maulit. So yun, after 1.5 years naging junior S2, may S2 pa kasi hindi pa masadong ganap lahat yun, inaaral ko pati sa mga kilay, naging ano yun sa salon kanina. So yun, hantay din hindi ako sumusuko sa mga pangarap ko. So, although mahirap talaga siya kung tutuusin magiging hairdresser, pero kung willing ka, lahat ng bagay ay pwede mo matutunan kung gusto mo. Ayan, yan ang ano ko mga kaysa. Ang dami ko ng naging talent at nagiging ginagawa. So, yun. After 2 years to 3 years, sabi nila 7 years kayo bago ka maging ganap na maging hairdresser. Hindi mga kaysa. Depende yun kung nasa sa'yo, kung paano kang giging deserving sa iyong sarili. Kung paano magiging pagiging ayusin yung trabaho, magiging masipag ka lang sa lahat ng bagay at matutunan mo, mabilis mo matutunan. So after 2 years, pero noon pumasok ako ng salon noon after 4 years, hindi ko na tinapos yung 5 years kasi 5 years yung kontrata nung salon na pinasukan ko, pero 4 years lang ako doon. At yun, umapply ako sa SM Olavisia, yan. Dating namin si Carla Avellana, yung model namin sa salon ng pinasukan ko, naging F-salon, tapos naging smabber, barbershop di ako pumasok, pero more on SM South Mall, SM Festival, yan ang pinapasukan ko mall na ano, then mall of, SM Mall of Asia. So nagtataka yung mga kasamahan ko kung saan daw ako nag-apply. So yun mga kerstyle, kung
short story lang to, so baka mas lumaba na next video ko naman, ikikwento ko naman sa inyo kung ano pa yung dapat ikikwento sa inyo. Ang purpose ko lang ito mga ka-hairstyle ay para lang po ito sa mga baguhan, mga gustong matuto sa maging hairstylist. Ito yung goal ko guys. Gusto ko ring tumulong. Kasi ako, tinulungan din ako dati ng mga kaibigan ko. Magiging friendly din kayo sa mga ka-hairstyle, sa mga kapwa niyong barbero, mga kapwa niyong hairstylist. So, yun. So, na mga ka-hairstyle, dito ako sa Qatar ngayon. So, iniwan ko muna yung Pinas. So, namimiss ko rin sa Pinas yung mga client ko doon na iniwan ko. So, gusto ko lang maiba at mabago. At gusto ko rin ma-level up yung sarili ko sa mga lahat ng ginagawa ko. So, ayan mga ka-hairstyle. Puro dito na ako. So, okay, good luck, thank you, and God bless inyo lahat. So, next time, magkukwento ulit ako. Pasensya na, hindi ako nag-upload sa mga followers ko dyan. Sorry kung minsan lang ako nag-upload ng video. So, ngayon ako nakapag-upload. So, next update, ikukwento ko pa kung ano yung mga technique, kung ano yung mga dapat ikukwento sa inyo. God bless!